For this interview, I have with me one of Lipa City's best fashion designers. And I'm happy to know and to interview Precious Jewel. Thank you, Direkata. Hi, Precious. Hello po. Hi sa ating mga audience. Hello sa mga followers ni Direkata. Precious, kwento mo naman sa amin, paano ka nagkaroon ng interest sa fashion design? That's my dream po since 2000. High school. High school pala? Yes po, ako ang naggawa nung panahon namin ng pang JS prom, uso pa nun. So, noon, ikaw na yung gumagawa ng pang JS prom? Drawing na stick figure lang po. Oo. Pero ako na po yung nag-iisip ko anong style na gusto ko. Tapos, naswertehan naman yung may nagpa-aral po sa akin na mother-in-law ko noon. Okay. Inano niya ako kasi kita niya may talent ako sa fashion designing. So, inanral niya ako sa FIP. Yes. So, yun doon nagsimula lang. Yes po. 2006. Pero Precious, may baby ka na noon? Wala pa? Ang baby ko, that easy, yung aking panganay. Yung panganay. Yes, oo. How was it? How was it na nag-baby ka tapos nag-aaral ka? Mahirap kasi from Lipa, Batangas to Ortigas, biyahe po. As in, tiyagaan. Kasi gusto ko yung ginagawa ko, mahal ko yung ginagawa ko. So, tiyaga lang talaga. Precious, matanong lang kita. You are a designer in Lipa City. Yes po. At kahit saan naman, whether Metro Manila or saan man, may mga difficult clients. Naranasan ko po lahat How yan. How do you deal with difficult clients? Nung una, nung nag-start pa lang ako, syempre, na depression, umiiyak ako. Kasi, yes po. Napipikon ka noon? Iyak ako kasi yun mo namang ginawa mo yung best mo. Pero pag nakita nila na hindi pa rin, pauulat ng pauulat, hanggang sa, ubos na. Ayun, ganun talaga. Pero ano ba ang linya? Anong expertise ni Precious? Sa akin po ay long gowns po. Long gowns. Pero pag pinagawa ka ng pag pinagawa ka ng dress, kaya naman? Yes po, kaya naman. Okay naman. I mean, meron ka na nagawa na gano'n? Yes po. Ang forte ko po palagi is kay Audrey Hepburn style. Ah, okay. Kasi yun ay inaano ko sa katawan ko kasi hindi ako ang aking frustration ay serpentina. Hindi ko pa po nararanasan mag-serpentina. So, lagi akong pa-A-line, pa-balita. So, bakit Audrey Hepburn? Mahilig po ako sa classic. Ah, social. Class, ang social na mga lines. Yun. Opo. Diba? Pero Precious, kailan ka nagsimulang magkaroon ng shop sa Lipa? Since 2006 po. After, nag-aaral po ako, pinapatayo na po yung shop ko. And then, after kong gumaraduate sa FIT, yun na po, start na po. Talagang, ang nangyari na po ay, kailangan ko na magtrabaho kasi may baby na po ako, may family na po. Correct. Hindi po yun pang hobby lang. So talagang negosyo. Yes po. Naging bread and butter ko po yun. Precious, matanong lang kita. No? Nandito yung daughter niya eh. Nandito yung daughter niya. Halika, tawagin mo para Chanela. Makita. Chanela, halika, join your mom. Halika. Ito po, pagkagandang bata. Pagkagandang bata. Precious, papaano? Pagkagandang bata, tingnan nyo. Say hi. Say hi, Chanela. Hi. Hello, guys. Precious, papaano pag isang araw lumapit siya sa'yo at sabihin, Mami, gusto ko rin po maging designer. Ano ma-advise mo sa akin? Sa akin po, kung anong gusto na... Actually, yung pangalawa ko. Gusto niya maging designer. Yes po. Pero kung gusto din ng bunso, wala po kaso. Paano yung gusto nila? Support lang ako. Bilang anak niya. Yes, bilang nanay ng mga anak mo. Pero ang inaano ko sa kanila, sana may bukod doon sa pagiging designer, meron pa rin talaga silang talagang stable career. Kasi tayo, katulad po natin, lakasan talaga ng loob yan. Katulad ng mga anak ko, mahiyain. Ako, aminado, makipal talaga yung mukha ko. Mano akong makipag-usap sa tao. Eh baka mamaya, hindi makuha ng mga anak ko yung ugali kong ganun. So, nakakaawa. So, gusto ko, bukod sa pag-design nila, may stable silang nga. Trabaho. Yes. Paano pag meron naman isang bata, alam mo yon sa Lipa, na lumapit sa'yo. Sabihin, Ma'am Precious, paano po ba maging katulad niyo? Actually, may nangyari na po, nag-apprentice po sa akin. Ay, okay, okay. Oh. Hindi ako madamot kasi ang akin, awang ko, para mas gusto ko lahat sila. May mga designers na rin po ako noon na ang sabi po nila ay
parang in-idol nila ako noong panahon ko po. Mm-hmm. Ako pa yung nag-ano sa kanya, mag-shop ka, kita ko may talent ka. Dire-diretso, as of now po, mga successful na rin po. Ay, well, that's good. Kita nyo na. Diba? Precious, saan ka nila mahahanap sa dito? Sa... Bali, ang shop ko po ay nasa loob ng compound. So, by appointment lang po ako sa may barangay San Sebastian po, Lipa City, Batangas. Paano ka nila makukonta? Bibigay ba number ko? Mm-hmm. You can contact me on my Facebook account, Precious Jewel, or sa Instagram account, Precious Jewel Designs, or sa number ko po, 0927-487-785. Precious, saan patutungo lahat ito? How do you see yourself? Let's say 5 years or 10 years. Actually, Derek, honestly speaking, yung pagiging FAP ko po, it is a dream come true para sa akin. Imagine niyo, ako ay designer na since 2006. So 17 years na po, na parang kumbaga na stuck lang ako sa bayan namin sa Lipa. So doon lang po ako medyo nakilala kahit papaano. Pero yung pagiging FAP, thankful po ako sa inyo, kay Tito Ivan, kay Tito Ray, kay Tito Francis, sa iba pa po, na nakita po nila, nagtiwala kayo sa akin. So, dun pala, alam yung ginawa ko after nung itinawag sa akin na, kasali ka, magtagad ako simbahan. Kasi umiyak ako dun. Kasi, nung time na pumapasok ako nun, ang mga kasabay ko, nasabi ko po ba yung mga, okay na lang. may naging classmates kasi ako na after naming gumraduate, madami silang organization talaga na sabihan. Ako wala. Kasi ang akin, kailangan kong kumayod, kailangan ko agad maghanap buhay para sa pamilya. Tapos, nito na lang, nung nagka-event po sa Lipa, kaya sabi ko, hindi ko alam kung ano yung nagawa ko, bakit yung blessing sa akin ganito. Alam mo kasi, Precious, alam niyo po, bagong member po siya ng Fashion Artists Philippines, which is FAP, no? Nasa aura. Sa aura kagad makikita mo, di ba? Okay. Amiable, easy to approach, mukhang mabait naman, nag-aral, marunong naman. Kasi di ba, nakita ko yung mga damit mo nung show natin kay Lusa Lipa, di ba? So more or less, hindi kami nahirapan siyang i-recruit sa Fashion Artists Philippines kasi alam namin, meron ilalabas. So, Precious, thank you. Thank you. May meeting po kami ngayon. Dumating po siya dito sa Metro Manila just to attend the meeting for our future project. Sinamantala ko na rin po na i-interview si Precious kasi madalang po kami, since nalipa siya, po yung nasa Metro Manila, madalang po kami magkita. So, gusto ko naman i-feature din kasi kapwa ko FAP sa aking YouTube interview. So, salamat. Thank you, Derek. Thank you, Precious. Super, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo sa tiwala, sa suporta. Super, thank you po. That's Precious Jewel of Lipa City. Bye! Bye.